Magandang tanghali sa inyo, guys. Today is February 24, 2023. Exactly 12:45 ng tanghali. Mainit dito. Kaya okay lang, sanay naman tayo sa init eh. Pulis tayo eh. Dito nga pala ako nakaristino sa Camp Vicente Lim, particularly sa FMVU NPTI. Isa nga po pala akong nurse at isa din akong police. Obvious naman, di ba, sa uniform ko. Okay? Ito yung first vlog ko, kaya dapat panoorin ninyo dahil itong vlog ko very informative and helpful. Magagamit natin to sa araw-araw. Itong vlog ko, ituturo ko sa inyo kung ano ang alta presyon at kung paano ang tamang pagkuha ng blood pressure ng isang tao gamit ang Sphygmo manometer. Kaya guys, huwag na natin patagalin to. Excited na ako. Andun yung pasyente ko sa taas. Kaya tara guys, akit na tayo. Alam nyo ba na nagsagawa ang DOH ng survey noong 2017 na isa sa apat na Pilipino ay may alta presyon o katumbas na 12 milyong populasyon sa ating bansa at kalahati dito ay hindi nila alam na meron na pala sila nito. Ang alta presyon, ito yung pagkakaroon ng mataas na blood pressure ng isang tao o ang pagiging hypertensive. Mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring humantong sa delikadong kondisyon na heart attack at stroke. Isa sa mga tutulong upang mapanatili nating normal ang ating blood pressure ay ang mamonitor ito o mabantayan. Mahalaga ang regular na pagpapacheck ng ating blood pressure upang malaman natin kung may mga nararamdaman na pala tayong hindi kaaya-aya na maaaring maging senyales ng pagtaas ng ating blood pressure, gaya ng pananakit ng ating batok, paninikip ng dibdib, panlalabo ng ating paningin, pagkahingal at palagi ang pagkapagod na nangangailangan ng pagkonsulta sa doktor upang maagapan ito. Ano ba ang dapat nating isalang-alang sa pagkuha ng blood pressure? Una, hindi ka dapat nasa impluwensya ng alak. Pangalawa, hindi ka dapat uminom ng anumang inumin na nagtataglay ng caffeine, gaya ng kape, tsaa, tsokolate, at soft drinks. Hindi ka rin dapat manigarilyo. At hindi ka rin dapat pagod. Kung pagod ka, dapat magpahinga ka ng 5 minuto. At ang panghuli, hindi ka dapat kumain sa loob ng 30 minuto. Mga dapat gawin kung mataas ang ating blood pressure. Una, mag-ehersisyo. Dahil sa pag-ehersisyo, dito natin nakokontrol ang ating timbang. Importante pa rin na magpapawis tayo kahit pa paano. Ika nga sa PNP, produce, pawis. Kapainis, walang pawis. Pangalawa, kumain tayo ng prutas at gulay. Pero kung mataas yung presyo ng gulay at prutas, nakaka-stress. Huwag nyo tayo kumain. De, joke lang yun. Pangatlo, bawasan natin ang pagkain ng maaalat, mamantika, matataba at matatamis. Pang-apat, iwasan ang magbisyo. Huwag tayong kuminom ng alak at magsigarilyo. Buti na lang hindi ako huminom ng alak. Hindi na ako nag-yosin, kaya okay ako. Ang panglima is kung may edad na tayo at inisatahan tayo ng doktor na maintenance drug, dapat natin itong inumin sa oras. At ang panghuli, iwasan natin ma-stress. Kung na-stress tayo sa tao, pray na lang natin. Yun lang po. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng blood pressure. Nandito yung mga gamit natin. Okay, ito yung stethoscope. Ang stethoscope may apat na parts. Ito yung earpiece, yung chest piece, the diaphragm side, and the vel side. Ngayon, paano natin ito gagamitin ang earpiece? Is pointing forward. So, paganto. So, paano natin malalaman kung diaphragm ang ating ginamit? Dapat, tatukin natin yan. Kapag may sounds, narinig natin yung sounds o yung tinatawag na corncob sounds, ibig sabihin, diaphragm side. Paano ba natin mapapalit sa bell side? Iniikot lang po siya. Pag yan may butas, nasa bell side tayo. Usually, ang bell side ginagamit sa leeg. Okay, sa baby. Okay. Pag ikutin ulit natin, wala nang butas, nasa diaphragm side tayo. Okay? Okay, next natin yung BP cup. Ayan. Suotan natin sa kanya. Okay, pag nilagay natin yung BP cup, dapat sukatin natin siya. Ayan, yung finger natin.
sa taas. Yan. Dapat walang manggas. Kung nakas long sleeve siya, tanggalin natin. Or yung kung yung t-shirt niya masyado mahaba, itaas natin. Sa paglagay ng BB cup, dapat hindi masyadong masikip. Kasi kapag masikip, mataas ang mating makukuha all size. Huwag naman po masyadong maluwag dahil kapag maluwag, mababa ang ating makukuha or pulse low. Okay? Yung level po ng heart niya, dapat level din ng braso niya. Kasi kapag yung braso niya mababa sa level ng heart, pulse low makukuha natin. Kapag yung braso niya, vice versa, mataas sa level ng heart niya, mataas yung makukuha nating result. Okay? So, ito yung pump. Kapag binaba ko, ibig sabihin, nakabukas siya. Kapag tinaas ko naman siya, nakaklose siya. Okay, close na natin. Yung pagkuha ng result, yung unang pinakamalakas na tunog, yun yung tinatawag na systolic. Tapos yung pinakahuli na nawala ang tunog, yun yung tinatawag nating diastolic. Okay, kunan na natin siya ng blood pressure. Okay. Itong diaphragm side, ilagay natin dito. Make sure na kapag kumukuha tayo ng blood pressure ng tao, hindi dapat siya kumikilos or hindi siya nagsasalita. Okay, naka-close na siya. Usually, pag nagpa-pump ako, lalo na kapag duda ako, kapag mataas ang blood pressure niya or medyo may katabaan yung tao or may edad na, pinapump ko siya ng 200. Lalo na pag nagkakanta kami na sa mga region ng medical team, gaya ng graduation run, physical fitness, or reception rights. Kasi may mga iba dyan na kahit yung edad, batang-bata, yung iba kasi doon, mataas ang BP. Okay, pump na natin. Ayan. Ayun, oh. So, nakita natin, nag-pump unang gumanon sa 120. So, yun yung systolic natin. Nawala yung tunog sa 80. So, ibig sabihin yun yung diastolic natin. So, ang BP niya ay 120 over 80. Yun yung tamang pagkuha ng blood pressure. That's all for today. Ako nga po pala ulit si Police Corporal Francis Bryan Sisagmakin. So, kita-kits ulit po tayo sa next vlog ko. So, please po, like and subscribe to my YouTube channel. And hit na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga pinagagawa ko po sa buhay. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli po. Bye! Bye.